Mga bandang alas 5 nga mga kalapatids, nag-text yung nanay ko, sabi niya, may dalawang kalapati daw na nagtutuka dito sa ground natin. Basta mga kalapatis, mga kabarakos, so nagbabalik tayo. So ngayon, ang topic natin is gagawa lang ako ng quick update. But it's supposedly yesterday ng gabi sana ako mag-update, kaso nga lang sobrang dark na. So hindi ko na sa inyo maipapakita kung anong dapat ko ipapakita sa inyo. So ngayon, welcome back again sa aking channel. Kung bago kang subscriber, i-hit mo na agad yung subscribe button. Kasi marami tayong topic dito about sa mga kalapati natin. So ngayon, pag-uusapan natin ngayon yung aking mga kalapati. So quick update lang to mga kalapati, mga kabarako. So ang nangyari kagabi is bandang alas 5, nasa Pensacola pa ako. And then nag-text yung nanay ko, sabi niya na may dalawang kalapati dito sa yero namin. So akala ko bumalik yung dating nawala yung sa last video ko, pero nagkamali pala ako. So ito ang nangyari. Wait lang, ilipat ko yung camera. Kung mapapansin nyo mga kalapatids, kompleto naman sila except for this one right here. So ang nangyari kahapon, bago ako umalis pinakain ko sila lahat. So kung makikita nyo mga kalapatids, ito yung lock nya. So ang nangyari is ganito. Wait lang, ito nakaganyan. Wait lang, nakaganyan. Ito nakaganyan. Tapos ito, nung nilock ko siguro na hit tong metal part na to. So akala ko, pagkaganyan ko, akala ko lock na. And then, nung mga bandang alas 5 nga mga kalapatids, nag-text yung nanay ko, sabi niya, may dalawang kalapati daw na nagtutuka dito sa ground natin. So sabi ko, picturean mo nga kung sino yun. Sabi niya, hindi daw siya makalapit kasi baka daw lumipad. So ngayon, pumasok silang dalawa ni Papa tsaka si Nanay. Pumasok sila sa loob. Then nung pagbalik nila, iisa na lang yung tira, which is ito. Tumutuka daw siya dito sa ground. And then nung pumunta daw siya dito. Ito parang nakikipaglaro or I don't know, siguro nagbabarako or something. Tapos nung nakuhanan ng chance ni Papa, dinakma niya dito. So ayun na nga, hindi na bumalik yung asawa niya. Nakakapanghinayang nga lang kasi nga sa simpleng kasalanan natin is nawala na naman tayo ng isang kalapate. At ang masaklap pa doon is yun yung sinabi ko sa inyo na malapit ang mangitlog. So ayun, masakit sa damdamin na nawalan na ulit na naman tayo ng kalapate. So hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. Siguro ibabalik ko muna to sa main loft natin, tsaka maglilipat ng bagong pares dito. Parang ayoko muna siyang parisan kasi nga baka hindi niya rin naasawahin, kasi alam niyo naman malapit na mangitlog yung asawa niya. So ayun, yun ang quick update natin dito mga kalapatid sa mga kabarako. Masakit man na nawalan ulit tayo ng kalapate, tapos isa pa yun sa inaasahan ko kasi maganda yon. So ayun, bigyan ko muna kayo ng mga quick update dito sa mga kalapate natin. So yan. Siguro ang ililipat natin doon. Oh ayun, may nagbubuhat, may nagaano na pala, may malapit na mga itlog dito. Tingnan nyo. So naglagay ako ng kaunting mga damo-damo dito kahapon kasi tinitignan ko kung sino yung mga malapit na mga itlog. So parang ito, yan yung dalawang yan, no? Parang hinila lahat ng mga damong nilagay ko dito. So siguro ipat ko yan. So actually, yung hen na yan na nandyan, yung may white, yun yung parang yung kakambal niya yung nawala. Sayang, no? Ang ganda pa naman ng hen doon.
Pero okay lang yan siguro. Magpaparami na lang tayo ng mga young birds dito para naman hindi na tayo ano, namomblema sa mga nakawalang kalapate. So ayun mga kalapatis, mga kabarako, ayan, hindi ko pa sila napapakain kasi nga hindi ko talaga sila pinapakain ng umaga. Pinapakain ko lang sila it's either 1 PM ng hapon or maybe 4 PM. Ginagawa ko yun para mas lalo silang umamo sa akin at hindi nila sinasayang yung mga pagkain na. So kung mapapansin nyo, ayan, ubos na ubos yung lagayan nila ng pagkain kasi nga sinasanay natin sila na hindi magsayang ng pagkain kasi mahal din yung patuka kung makalain nyo lang. So ito, ang update naman dito, nakuha ko to sa work. So hahatiin ko to dito and then ilalagay ko yung hati nito dun sa kabila and then yun nga, yan na yung magsisilbing landing board natin. Yan o. So sana bumalik yung ano na yun, yung hen na yun kasi nanghihinaing talaga ako kasi malapit na yun mangitlog. Like literally parang in about 5 days mangitlog na yun. So ito, update muna tayo sa mga young birds natin na dalawa dito galing sa Capistrano Loft. Yan o. Tisigla. Yan. Kung mapapansin nyo medyo marumi yung ating loft kasi nga hindi pa tayo nakakapaglinis. I mean, hindi ko naman 'to nililinisan. Gusto ko silang masanay sa dumi para naman na you know, hindi sila masyadong picky at maarte. So, ayun mga kalapatis, mga kabarako, 'yun yung quick update natin. Tapos 'yun pala, yung dalawang puti na 'yon, mag-asawa na 'yun dalawa. Hindi ko alam kung sila yung ililipat ko doon. Baka, pero baka yung nasa taas yung sinabi ko kanina, baka sila yung ilipat ko doon kasi kung mapapansin nyo nga na eh, nagbubuhat na ng mga damo-damo para mag-build ng kanilang nest. So, tapos ito, yun, mag-asawa na silang dalawa, yung red bar, tsaka yung parang gray na yun, yung walang singsing. Yun, yung dalawang yun, mag-asawa na rin yun. So, marami naman tayong mga kalapati dito na mag-asawa na. So, si Pogi, yun, si Pogi, ibabalik muna natin dun sa main loft natin para naman hindi siya ma-stress na nawala yung asawa niya. Kasi nga yun, oh. Sayang mga kalapatis, ang ganda naman ng kalapati na to. Yun, oh. Buti na lang hindi tayo iniwan kasi kung mapapansin nyo, umalis yung asawa niya pero hindi niya tayo iniwan, no? So, nagtataka na tuloy ako. Naku-curious ako kung pwede ko na itong pakawalan kasi nga, kung umalis yung asawa ng alas 5, siguro pwede na nating pakawalan to kasi nga hindi niya tayo iniwan pero hindi ko pa alam kasi nga gutom siya ng mga araw na yon. So hindi ko alam. So pero pag-iisipan ko at titignan ko kung maipaparis pa ako dito. Kung may maipaparis man ako, siguro itatry natin pakawalan. Pero at ayun nga, pumasok sa isipan ko bigla na tama nga yung sinabi ni Brown G, si Boss Brown G, na wag na wag kang magkakaroon ng mga paborito mong kalapati dito sa loft mo. Kasi once na nagkaroon ka ng paborito, mawawala daw. So ito nga, ito yung paborito ko, si Pogi, tsaka yung asawa niya. Sila yung parang the best ko dito. So pero okay lang yan. Ganyan talaga yung pagkakalapate kasama yan sa sports natin. So maybe next time mag-iingat na lang tayo sa mga ginagawa natin sa loft natin para naman walang nawawala sa ating mga kalapate. So ayun mga kalapatis, mga kabarako, yun lang yung quick update ko sa inyo. So nawalan ulit tayo ng kalapate pero okay lang yan. Magpaparis na lang tayo ng mga maraming kalapati dito para naman na dumami na yung mga kalapati natin. Tapos siguro bibili pa ako ng 2 cage na mga ganyan para mas maparami pa yung mga pwede nating i-pair. Pero yung mga pinipair ko, hindi na dapat breeding season ngayon eh, pero nagbi-breed pa rin ako para maging flyers ko sila. Yung parang sila yung maging palipad natin dito sa Kabarakolo. Pero by end of July, i-stop na ako ng breeding nila. And then November start ng pairing na, and then December dapat may mga young birds na sila. December, katapusan ng December dapat mga young birds na sila para sa 2021.
sa One Love Fest 2021. So, ayun mga kalapatis, yun lang yung aking kikapte dito. Salamat sa pag-antabay at pag-suporta. At yun nga, kung bago ka sa channel na to, go ahead and hit that subscribe button. Kailangan natin yan. Kailangan natin yung suportang yan. So, ayun mga kalapatis, paalam.